Para hindi magkaproblema pa ang Baguio City sa mga susunod na taon, pinag-aaralan ng lungsod ang pagtatayo ng waste to energy. Ayon kay Engineer Bonifacio de la Peña, City Administrator ng Pamalang Lungsod, makakatulong ito sa problema ng basura ng lungsod. Dalawang lugar sa ngayon ang pinag-aaralang pagtayuan ng waste to energy, sa Sablan o sa Santo Tomas. Okay, ang ating talagang trust dito sa city government is to come up with a waste to energy, no? That is one way of how to solve our garbage system. Pero napunta na nga, no? From our initial site in Duntogan, nagpalit yan, naging bus terminal. So, nailipat ang ating waste to energy negotiation sa Sablan. So, the negotiations now is between the proponent at saka yung Sablan government. Pero we are not discounting the possibility na itayo naman natin yung ating waste to energy dito sa ating lote sa Santo Tomas, no? We have a 118 hectares property in Santo Tomas. Ang problema lang yung kalsada. Sa ngayon, dalawang kumpanya ang nagpresenta ng kanilang plano sa Pamalang Lungsod tungkol sa plano nito sa waste to energy. So nagpunta na dito yung ating unang proponent last week na pre-present niya yung Sablan, pero sinabi natin, binigay din natin yung site sa Santo Tomas. Another proponent also presented last week and binigay din natin yung option yung ating sariling lote. Para the negotiation and the benefits of course will be to the city of Baguio. Sa ngayon, pinag-uusapan pa lang kung saan ang pinal na lugar kung saan itatayo ang nasabing planta. Samantala, pumirma na ang Pamalang Lungsod ng panibagong kontrata para sa pagtatapon ng basura. Ayon kay Mayor Magalong, pumirma sila ng kontrata sa isang waste company sa Capas, Tarlac. Yun nga lang, mas mahal ang gastos sa pagbibiyahe at tipping fee ng basura. Nabawasan pa nga natin yung tipping fee sa Clark, ano, from yung hinihingi nila na 850, na ibaba nila na naibaba pa natin ng 650 na lang. O tapos itong kwan naman, itong pag-transport natin kasi na double yung distance, and they also have to pay for yung road user tax at yung toll fee. So ang hinihingi sa atin is 1,750, bali double. But we're negotiating, sana ibaba nila ng maski ibaba pa nila ng 1,400, 1,300. We're doing that. We're negotiating with them kasi mabigat nga. Pero still Metro Waste kasi nakita naman natin na they're very efficient. Malilinis yung kanilang sasakyan, mga bago. And at the same time, well-maintained at na-address nila yung dating complaint dun sa ating transfer station. Kahit malayo, wala namang inaasahang pagtaas ng garbage fee sa syudad. Hanggang sa ngayon kasi, wala pang kasiguraduhan sa kahihinatnan ng kontrata ng syudad sa Urdaneta Sanitary Landfill. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.